10 pinakanakalalasong hayop sa buong mundo. Na kapag nakakita ka ng isa sa mga ito, ay kailangan mong lumayo para sa iyong kaligtasan. You know, kamusta mga idol? Andito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi sa inyo ng panibago na namang kaalaman. At sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang 10 pinakanakalalasong hayop sa buong mundo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa ating channel ay i-click mo na ang subscribe button. At syempre huwag mo din kalimutang i-hit ang notification bell para mag-i-updated ka sa paglabas ng mga bago nating videos. Number 10, Puffer Fish. Ang puffer fish ang pangalawa sa pinakanakalalasong vertebrate sa buong mundo. May kita ito sa mga tropical country katulad ng Pilipinas. Ang laso ng hayop na ito ay sapat na para kitilin ang buhay ng isang adult man. At ang palikpik at kidney nito ay may laso na nerve toxin. At ang tawag sa lasong ito ay tetrodotoxin. At ang nasabing laso nito ay 1,200 times na mas delikado kaysa cyanide. Kaya mahalagang tandaan natin ang itsura ng hayop na ito. Dahil ang laso nito ay kayang pumatay ng 30 na adult man. Sabi pa nga ng mga scientist ay ultimo ang larvae nito ay nakalalason. Hindi naman nakakatakot kumain ito sa Japan sapagkat wala pa namang kaso ng pagkalason sa mga restaurant nila. Dahil alam nga nila kung paano tanggalin ang laso nito. Kaya naman kapag nakakita ka ng ganitong uri ng isda ay mas maganda na lumayo at huwag maging bida-bida. Hanggat maaari ay mas magandang iwasan na lamang sila kung sakaling makakita ka ng isa sa mga ito. Number 9, Poison Dart Frog. Ang Poison Dart Frog ay ang pinakanakalalasong vertebrate sa buong mundo. Bagamat cute at mukhang gami sila ay napakamapanganib po ng hayop na ito. Hanggat maaari ay mas magandang iwasan na lamang sila kung sakaling makakita ka ng isa sa mga ito. Ang Poison Dart Frog ay nakatira sa rainforest ng Central at South America. Sa buong mundo ay may 100 klase ng Poison Dart Frog ang recorded o naidokumento na at patuloy pa din ang mga pagtukla sa mga bagong uri ng hayop kaya posibleng madagdagan pa ito sa future. At sa lahat ng uri nito ang Golden Poison Dart Frog ang pinakamapanganib sa lahat. Ang nakadagdag pa sa ganda ng hayop na ito ay ang mga color patterns nila na matitingkad na kulay. Naukuha nila ang laso nila ng dahil sa kanilang diet o kinakain. Number 8, Brazilian Wandering Spider. Ang Brazilian Wandering Spider ay ang pinakamakamandag na uri ng gagamba. Ayon ito sa Guinness Book of Record. At ang kagat nito ay kayang pumatay ng fully grown man. Kaya hindi biro ang makagat ng gagambang ito. Pero ang good news dito ay nakapag-develop na ng anti-venom o available na ang lunes nito kung sakaling makagat ka. Ang gagambang ito ay native sa Brazil at Amazon Forest. Ang kakaiba sa gagambang ito ay hindi ito gumagawa ng sapot, kagaya ng regular na gagamba na ating nakikita. Ang ginagawa nito para mag-hunt ay gumagapang ito sa lupa at naghahanap ng makakain. At kadalasang pagkain nito ay ang insekto at minsan kapwa niya gagamba. Number 7, Inland Taipan. Alam kong marami na sa inyo ang nakakaalam o pamilyar ang hayop na ito. Isa lang naman ang Inland Taipan sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Mantakin nyo guys, 200 times na mas delikado ang kamandag nito kaysa cobra. Sobrang delikado nito. Kaya naman kapag natuklaw ka ng ahas na ito ay wala na, finish na. Ika nga ng iba. Dahil bago ka pa maitakbo sa ospital ay kumalat na ang kamandag nito at huli na ang lahat para sa iyo. Dahil kayang pumatay ng 100 fully grown man ang isang tuklaw nito. Nakatira ito sa mabatong parte ng Australia. Bagamat makamandag ay wala pa namang insidente ng pagtuklaw nito. Dahil ito ay kilalang takot sa tao at mahiyain. Number 6, Death Stalker. Ang Death Stalker ay isang uri ng scorpion. At sa lahat ng uri ng scorpion ay ito ang pinakamakamandag sa buong mundo. Ito ay makikita sa Middle East at sa North na disyerto ng Africa. Ang neurotoxin na kadalasang meron sa kamandag ng ahas ay present din sa kamandag ng Death Stalker. Kaya lubhang mapanganib ang laso ng hayop na ito.
Ang makagat nito ay makakaramdam ng sobrang sakit o hapde. Pero sa totoo lang naman guys ay hindi naman kagat iyon kundi isang sting o yung pangtusok ng scorpion sa kanyang likuran. Number 5, stonefish. Ang stonefish ay isang uri ng mapanganib na isda dahil ito'y nakalalason. Ang ganitong uri ng isda ay makikita sa tropical country katulad ng Pilipinas. Ito ay nagtatago sa mga batuhan, buhanginan o minsan ay saputikan sa ilalim ng dagat. Mahirap silang makita kaya madalas na aksidente silang naaapakan at doon nalalason ang biktima nila. Dahil meron itong 13 na matatalas at nakalalasong tinik o spine. At kapag ikaw ay natusok ng spine nito, ay mamamaga ang infected area at makararanas ka ng sobrang sakit at panghihina. Panandali ang pagkaparalisa at kung hindi magagamot ay maaaring kamatayan. Number 4, marble cone snail. Ang marble cone snail ay isang magandang uri ng suso. Pero huwag kang magpapalin lang dahil napaka mapanganib nitong susong ito. Dahil ang isang patak lamang ng laso nito ay kaya ng pumatay ng 20 na fully grown man. Kaya naman kapag nakakita ka ng ganitong uri ng suso ay mas maganda. Lalayuan mo na lamang ito hanggat maaari at huwag na huwag mong hahawakan. Dahil magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin lunas o anti-venom ang laso nito. May mga kaso din kasi ng mga snorkelers na sinubukan itong hawakan at nalason sila. Ang senyales kapag nalason ka nito ay paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga, heart failures at kapag hindi naagapan ay kamatayan. Number 3, blue-ringed octopus. Ang blue-ringed octopus ay ang pinakamaliit sa pamilya ng octopus dahil ang adult size nito ay 20 cm lamang. Ang octopus na ito ay may dalawang uri ng lason sa kanilang laway. Ibig sabihin kapag ikaw ay nakagat nito, doon ka pa lamang magiging infected. Ang una ay ginagamit nila para maghunt ng pagkain at ang isa naman ay ang tetrotoxin na lubhang delikado sa ating mga tao. Dahil 25 grams lamang ng lason nito ay kaya ng pumatay ng 10 mga adult men. Di gaya ng ibang nakalalasong hayop, ang kagat nito ay hindi masakit. Ngunit matapos lamang ang ilang sandali ay makararamdam ang biktima ng pamamanhid, pagsusuka, pamamaga ng sugat at mahihirapan ding huminga. Pagduduwal at kalaunan kapag hindi nalunasan agad ay kamatayan. Number 2, King Cobra. Ang King Cobra ay isang uri ng ahas na kumakain ng kapwa niya ahas dahil kasama ito sa kanilang diet. At ang King Cobra ang pinakamalaki at mahabang nakalalasong ahas sa buong mundo dahil ang adult size nito ay umaabot lang naman ng 18 feet ang haba. Kapag ang King Cobra ay kumagat sa kanyang biktima ay nag-e-inject ito ng mataas na volume ng neurotoxin kaya ito mapanganib. 5 times na mas marami ang neurotoxin na ini-inject nito kumpara sa normal na ahas at ang isang tuklaw nito ay kayang pumatay ng isang fully grown African elephant. Sobrang nakakatakot ito dahil kung isang malaking hayop nga ay kaya niyang patayin, paano pa kaya kung ang tao ang matuklaw nito? 20 katao ang kayang patayin ng isang tuklaw nito. Number 1, box jellyfish. Ito na talaga ang pinakakinakatakutan ko, lalo na kapag ako ay naliligo sa dagat, ang box jellyfish. Isa itong uri ng hayop na halos hindi mo mapapansin kapag nasa dagat ka, kaya karamihan sa mga biktima nito ay huli na bago nila malaman na nalaso na pala sila nito. Ang box jellyfish ang pinakanakalalasong hayop sa buong mundo, kaya naman dapat maging aware ka sa itsura nito. Lalo na kung ikaw ay mahiling mag-swimming sa dagat. Meron itong 5,000 sting cells na maaaring makalason sa'yo. Tinitira nito ang nervous system at ang puso ng kanyang biktima. At napakadelikado nito dahil merong mga kaso na ang nabiktima nito ay hindi na umaabot sa ospital. Ikaw idol, ano ang pinakakinakatakutan mong hayop sa ating listahan? Comment down below at sisiguraduhin ko sa'yo. Napupusuan ko ang bawat ninyong komento. Mga idol, maraming salamat sa panonood at sana po ay may natutunan tayo. At ang munti kong payo kung sakaling makita ka ng isa sa mga ito
ay ugaliing lumayo na lamang at huwag na huwag hahawakan dahil napakadelikado ng mga hayop na ito. At huwag din pong sasaktan o papatayin ang mga hayop na ito dahil bawat isa sa mga ito ay mayroong role sa ating ecosystem na siya namang nagpapanatili ng balanse ng ating mundo. Pero bago matapos ang video natin ay i-shoutout ko muna ang mga idol natin na walang sawang sumusuporta sa bawat nating upload. At kung hindi po tayo mapasama sa ating pa-shoutout ay mag-comment tayo sa mga bago nating upload. Baka sakaling mapili natin ang mga komento ninyo. At dyan na po nagtatapos ang video natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at sa susunod muli.